Meron ka bang gustong balikan sa panahon kung may time travel? Oh. Pero isa lang ang pwede mong balikan. Oh. Ayun. Oh. Ako nag-aagaw sa isip ko yung magsasalba ba ako ng sanlibutan. Alam mo yung mga nabombang mga bata. Oh. Alam mo yung mga namatayan ng pagkarami-rami. Or babalikan ko ba yung nagkasakit ang kapatid ko? Oh. Na kung alam ko lang, na isalba ko sana ang buhay niya. Nagkasakit po kasi yung kapatid ko, pero kung alam ko lang noon yung alam ko ngayon, baka sakaling nabuhay pa siya. Oh. Ako naman, yung personal ko, kaya ako hindi ko nababalikan kasi kaya ako ngayon nandito dito dahil yun yung mga series of events na nagpunta sa akin dito. Ako talaga, sa mundo, yung sa COVID. Pipigilan ko yung kumain ng paniki soup man lang yun, kung ano man yung pagsimula nung ano. Kasi ako talaga, sa akin na, personal and sa worldwide, naapektuhan tayo. Ang daming binago ng COVID. Yeah. Na yung ang yayabang natin mga tao, tapos bilang kinulong tayo. Gusto kong pumunta dun sa laboratory. Kung saan man nangyari yun? Gusto kong isa-stop yung pag-arat ng ano yun. Kasi ang daming negosyong nasira. Ang daming sa mga bata, bata, matanda, lahat ng age. Tignan mo ha, kung ikaw, high school ka, hindi mo naranasan graduate. Fourth year, yung development stage ng... Yes. Tapos yung kung kinder ka naman, mo. Yung pag matanda ka naman, binigyan mo, malapit ka ng, di ba, mag-retire tayo. Bilang, nag-3 years ka sa natanggalan tayo ng tatlong taon. Diba 2019 nga raw, bilang naging 2023 na lang. So, gusto ko talagang balikan yung kung sino man yung I agree with you. Tama nga. COVID talaga yung gusto kong balikan. Dahil yun talaga yung reset na fresh. So talaga naapektuhan lahat. Tsaka universal experience. Lahat na nabago talaga, madam, pati yung lahat ng binago niya. Tsaka teka muna, may mga magaganda namang nangyari, right? Nalinis ang dagat, ang ating pollution, nabawasan, bumait ng konti ang mga tao. Alaga lang, ha? Diba, nagkaroon natin ang respeto sa hayop kahit paano. Pero mas maraming masamang nangyari. Sinundot yung ilong natin. Oh no! Ito na lang ang virgin sa atin. Oh my God! Di ba, Papi? Yes, I agree. Araw-araw ako nakaranas talaga noon. Di ba sa kabilang channel? Sundot dito, sundot doon, sundot pa rin. Kasi pabiro-biro ka, di ba? Virgin ka pa. Sa ilong, di ba ganun ang sagot natin? Tapos nagkaroon ang mga pa. Ako naman, gusto kong balikan kasi sobrang ang saya nung 80s and 90s yung wala pang internet. Gusto kong, kung ako babalik sa past, gusto ko munang pahabain yung era na yon. Na ini-enjoy natin lahat yung time natin maglaro sa labas, yung walang cellphone, lahat tayo nakikita-kita na, yung landline lang. May landline, may party line pa, no? Oo, tas... Napakasaya nung era na yun, pati pagdating sa music, sa pelikula, sa lahat. Sa buong mundo, ha? Kasi favorite mo talaga. 80s and 90s. Ang saya kasi. Kasi ngayon, ang bilis na literal and figuratively ng buhay. Dahil digital era na tayo, di ba? So lahat mabilis, lahat pwede mong malaman, lahat. Doon kasi ang na-enjoy natin yung rest. Ako rin. Yung fun. Yung family time. Correct. Yung walang... At yung boyfriend mo nung panahon na yun. Wala akong boyfriend nung madaan. Alaga lang, ha? Lalaki yan. Simple lang sa'yo noon. Di ba tatapat mo lang yung mukha mo sa electric? Oh, yeah. Hello, yeah. Ang di ba? Abangan mo na yung pang-ilaw ng rep. Yung pang-ilaw. Yan na gusto kong balikan. Yung kaka-graduate mo lang. Tapos nag-umpisa ka palang magtrabaho. Yung pera na kinikita mo, yung iyo. Di ba? Yung wala kang iisipin na kailangan ka magtabi para sa gatas ng anak mo, para sa, di ba yung mga... Hindi namin iniisip ni Kakay. Kailangan yung meron kang bababuhin, ha? Hindi, kaya nga yun nga, kung pwede nga, di ba, na hindi ko na yun, hindi naman ako nagsisisi nagkaanak ko. Siguro, ang pinagsisiyan ko, nag-asawa ko ng bata. Alam mo yan. So, yung landline, mahalang landline, kaya minsan may party line ka, yung may pagligawan ka, naku, hello, mahal na ba? Pati ipagligawan ka na nung 80s. Tapos party line, sabihin ka party line mo, matagal pa ba yan? Matay na si Lole. Feeling ko matanda na ako kasi 'di ba yung mga nanay natin mga 18 kaya 23 ay meron na nakapag-graduate ka na tapos ka na pero ngayon 'di ba yung mga babae 35 kaya nga so sana kasi nung nag-asawa ko pangalawang beses I was 34 na so siguro dapat yun yung naging unang beses ko para na-enjoy ko ha wala rin nangyari nakaanak ako hindi yung sa una wala akong mga anak eh so yun sinasabi ko imbis na
diba, dito na lang, sana yung pangalawa, yun ang naging una ko. Talaga lang, ha? Take two. Kilala nyo ba kung sino kayo? Ano doon twist sa tanong natin, ha? Madam, puring sa the rest, no? Ano ba, babalik ka sa personal mo buhay? Ano ba, pero pag bumalik ka, mabata ka. Ang gusto mo pagbalik mo, yung mindset mo ngayon ang dala-dala mo. Pwede. Naiisip ko yan parati. Kasi alam mo, pag alam mo ang utak, ano siya? Yung hindsight, yeah. Pagbalik mo doon, iba na rin magiging approach mo eh. Kasi kaya ka masaya nung 80s, kasi inosente ka, wala tayong problema. Pero pag dala-dala mo yung yung wear and tear ng utak mo, ang damdamin mo, bumalik ka, you will feel different din eh. Alam mo na sabi mo yan, kasi ako, like, pag nung iniisip ko yung tanong, parang, mistakes kasi I can handle, but regrets I cannot. Sobrang dami kong regrets. As kung iisa-isahin ko siya, oh my gosh, maluloka ako. Pero naalala ko, in my personal life, in my 20s, I had a relationship. Tapos masaya yung relationship namin, ha? As in, hindi kami nag-aaway, maayos kami. But I knew that his greatest dream in life was to be a father. Gusto niya maging dad. So parang ako, iniisip ko, parang first time ako naging insecure about myself, na na-face ako with my own inadequacies. Tapos, nilet go ko siya. Wala, hindi kami nag-break. Most of my breakups are bad. Pero yun talaga, choice super of letting go. Alam mo nangyari sa kanya? Parang naging friends pa rin kami after a few years, and then bigla siyang may na-meet na girl. Tapos hindi ko na siya nakausap. Hindi na siya nag-hi, hello, whatever. Nagka-ending sila ng girl. Pinakasalan niya yung girl. And to this day, silang dalawa, wala silang baby. Hindi sila na-bless. So the very reason that, you know, I let him go para maging father. May chance siya maging father. Hindi rin nangyari sa kanya. So, OMG! Sana nilaban ko na lang siya. Dati. At yan po ang susunod na IG entry. Madami nito mag-IG. Ito real life, ano? Ito real life time travel. Ito real life time travel. May natatandaan ba kayong palabas nung bata kayo na gustong-gusto nyo? Super ngayon, friends! Tapos ang pinanood nyo ngayon na matanda na kayo, iba na yung point of view nyo. Hindi ko nagustuhan to kasi ang sinasabi natin, pag bumalik tayo dapat sa nakaraan, dapat ang mindset natin is the same as our minds nung bata tayo ngayon. Tayo. Kasi pag ngayon, pagdating ko na, mabubisit ako sa 80s eh. Nga. Ano ba yan? Tagal naman ang servisyo nyo dito. Tumpa! Sige, alam ko na eh. Pero kung ano ba yung innocence mo, ganun pa rin. So may ano rin yan eh. Dapat ano, iba lang ang mindset mo doon sa panahon na babaguhin mo yung situation. Tapos balik ka na to. Kung dala-dala mo yung knowledge mo ngayon.